pinili sa'yo. Sinukuri ka namin. Sinasamba ka namin. Tayo na, mga kapatid. Awitan natin ang Panginoon. Tayo'y magsaya sa Panginoon.
Pangalan ni Jesus, tayo'y di magkukulang. Siya ang ating sapat na pagpapala, ang ating Jehovah Jireh. At heto pa ang mabuting balita, siya'y nagpapagaling, ang Jehovah Rapha. Pangalan niya'y iyong iyo ang kalusugan. Anumang karamdaman, narin siya't magpapagaling.
at nararapat po rin. Halina at sambahin natin ang Panginoong Jesus. Hallelujah! Magandang gabi po sa inyong lahat, malugod na paanyaya sa inyo dito sa ating pagpapagaling at pagpapalaya ng mga panalangin sa pamamagitan ng telepono. Ito po ang Glory Tabernacle Healing and Deliverance Prayer Line. Kasama natin ang Consuming Fire Radio Ministry. Tayo po ay broadcasted globally sa gabing ito. At nasa bahagi na po tayo ng ating pagpapahayag ng banal na salita. At bago ko po tawagin si Pastor Noel, tinatawagan ko po si Sister Lila na magbukas ng panalangin. Hallelujah. Hallelujah. Maraming po salamat, Diyos Ama, sa gabing ito na kami po ay muli ninyong dinala sa prayer line na ito. Itinataas po namin sa inyo ang buong pagtikipon sa gabing ito. Lalo-lalo na po, Panginoon, ang maghahatid ng mabuting magandang balita ninyo, Panginoon, si Pastor Noel. Itinataas po namin siya, Panginoon. Basbasa mo po siya mula ulo hanggang paa. Basbasa niyo po ang kanyang mga bibig na maghahatid ng magandang balita, Panginoon. At ito po ay aming hinihiling sa pamamagitan ng pangalan ng inyong anak na si Jesu Cristo, ang aming Panginoong Diyos at tagapagligtas. Basbasan din po ninyo ang lahat ng makikinig, Panginoon, at ito sana ay magsilbing aral sa lahat ng aming mga sa lahat po ng aming mga pangunawa ay maging malinaw din. Ito po ang aming samutalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Tinatawagan ko na po si Pastor Noel. Magandang gabi po sa inyong lahat, Sister Pastora Marina at Sister Lila. At sa lahat po ng ating taga-subaybay dito po sa prayer line. Amen. Akin din pong binabati si Bishop Mel Malto. Praise the Lord sa kanya pong paglilingkod sa ating Panginoon. Sa gabi pong ito ay itutuloy po natin ang serye po ng pag-aaral
patungkol sa ang patungkol po ito sa ang pakikipagbaka ng Kristiyanong mananampalataya. Tayo po ngayon ay pupunta dito po sa susunod nating pag-aaralan na walang iba kung hindi ang baluti ng katuwiran. Ito pong breastplate of righteousness. Tinatalakay nga po natin ito pong whole armor of God o yung buong kagayakan ng Diyos, na ito po yung sinabi ni Apostle Pablo dito po sa Epeso 6 na kabanata sa talatang 10, ang sabi po niya, sa katapos-tapos ay magpakalakas kayo sa Panginoon at sa kapangyarihan ng kanyang kalakasan. Magbihis kayo ng buong kagayakan ng Diyos upang kayo'y magsitibay laban sa mga lalang ng Diablo. Ang sabi nga po ng salita ng ating Panginoon ay tayo po ay dapat magayakan o magbihis po tayo ng buong kagayakan ng Diyos. Ito pong full armor of God ay dapat po nating maisuot, mga kapatid. Dahil tayo po bilang mga Kristiyano ay pumapasok po tayo sa larangan po ng labanan. Ito po yung spiritual na pakikipagbaka. Ang sabi po ng salita ng Diyos, ang ating pong pakikipagbaka ay hindi sa dugo at laman. Hindi po ito laban sa mga tao. Kundi ang tunay na pakikipagbaka ng Kristiyanong mananampalataya ay patungkol po sa espiritu, sa mga masasamang espiritu. At ang pinakapinuno nga po ng kaharian ng kadiliman ay walang iba kundi si Satanas. At sabi nga po ng salita ng Diyos, tayo raw po ay dapat magpakalakas sa ating pong Panginoon at sa kapangyarihan ng kanyang kalakasan. Ang nais po ng ating Panginoon sa araw po ng labanan, sa araw na kung saan, na kung kailan ang kaaway ay sasalakay, nais ng ating Panginoon na tayo po ay humarap sa Kanya at tayo po ay mangagsitayo ng may buong katibayan at katatagan. At ito po ay magagawa po natin kung atin pong isusuot ang buong kagayakan ng atin pong Panginoong Diyos. Nung nakaraan po ay atin pong pinag-usapan ang bigkis ng katotohanan. At ang bigkis po na ito ay walang iba kung hindi ang katotohanan ng Diyos. Na ang sabi nga po natin, upang tayo po ay makatayo ng may buong katatagan, ay dapat tayo ay lubos na pamahalaan ng buhay na salita ng Diyos. Upang tayo po ay makatayo ng may buong katatagan laban sa mga lalang at sa mga pag-atake ng kaaway. Sa gabi pong ito ay titingnan po natin ang baluti ng katuwiran. Kinakailangan ito po ay atin pong maisuot. Ito po ay atin pong taglayin sa atin pong buong pagkatao. Kung nais po natin makatayo ng may katatagan sa araw ng pagsalakay ng kaaway. Alam niyo po, ang kaaway ay gumagamit laban sa mga Kristiyano ng mga kaisipan na tunay na nakapagpapabagsak, nakapagpapahina sa mga mananampalataya kung hindi sila magiging maingat. Isa po sa mga ginagamit ng kaaway ay walang iba kung hindi ang mga akusasyon niya laban sa mga mananampalataya. Ito ay patungkol sa kanilang mga nagawa, patungkol sa kanilang mga kasalanan, patungkol sa kanilang mga kahinaan, patungkol sa kanilang mga pagsuway sa Diyos, patungkol sa kanilang mga bagay na hindi nagampanan, mga lakad na hindi kaaya-aya laban sa ating Panginoon.
Ito ang mga bagay na nilalaman ng mga akusasyon ng kaaway. At sa mga panahon na tayo, na ang mga mananampalataya ay inaatake ni Satanas ng mga akusasyon, mga negatibong mga kaisipan upang sila ay papanghinain, pabagsakin, panglupaypayin, mga kapatid, ay dito natin kinakailangang taglayin ang baluti ng katuwiran. Ang baluti, mga kapatid, kung atin po itong ihahalin tulad sa isang tunay na baluti or breastplate ng isang kawal, lalo pat kawal na Romano, ay ito po yung kanyang isinusuot ng kawal upang kanyang maprotektahan, mabalot, maingatan ang kanyang pangtaas na pangangatawan, ang kanyang dibdib, ang kanyang puso, nandyan ang kanyang yung mga bahagi ng kanyang pangitaas na katawan. At kung wala siyang baluti, ang kanya pong katawan ay nakalantad sa mga pag-atake ng kaaway. Ganito rin ang magiging sitwasyon ng mga mananampalataya. Madaling panghinain ng kaaway ang kanyang puso. Madaling panghinain ng kaaway, panlupaypayin ng kaaway ang kanyang kaluluwa kung hindi niya ito maiingatan ng kanyang espiritual na baluti, na walang iba kundi ang baluti ng katuwiran. Mga kapatid, ang panlaban ng mga mananampalataya, laban sa mga akusasyon, laban sa mga hatol ng kaaway, lalo pat ito'y patungkol sa kanyang nakaraang buhay o di man kaya ay patungkol ito sa kanyang pangkasalukuyang lakad na nakitaan siya ng mga pagkakamali, ang kanyang maaaring panghawakan na nagsisilbing kanyang pinakabaluti ay walang iba kung hindi ang katuwiran ng Diyos. Ang katuwiran ng Diyos, mga kapatid, ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. Siya ang ating pinakakatuwiran sa harapan ng Diyos. Ang sabi po ng salita ng ating Panginoon, mga kapatid, sa aklat po ng Roma, dito po sa ikawalong kabanata, sa unang talata, ang sabi dito, ngayon nga'y wala nang anumang hatol sa mga nakay Kristo Jesus. Ito po yung isang bagay na maaring hawakan ng mananampalataya kapag siya ay inaatake ng mga akusa, ng mga paghatol, ng mga puna, ng mga negatibong mga puna laban sa kanyang buhay, laban sa kanyang lakad, maaari niyang iharap sa kaaway ay walang iba kung hindi ang katuwiran ng Panginoon. Ang sabi po ng salita ng Diyos, mga kapatid, na ang mga mananampalataya ay tunay na tinubos na ng banal na dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Ibig po sabihin, sa harapan ng Diyos, sila po ay tunay na malinis. Ang mga mananampalataya, ang mga anak ng Diyos, ay sa harapan ng Diyos Ama, ay tinataglay nila ang katuwiran ng Panginoong Jesucristo, mga kapatid. Dito po, sa salita ng ating Panginoon, dito po sa Lumang Tipan, mga kapatid, ay makikita po natin ang aklat po ni Zacarias sa ikatlong kabanata. Makikita po natin dito na meron pong isang saserdote na ang pangalan po niya ay si Josue. Tunay na pinakita nga ng ating Panginoon kay Zacarias na isang propeta ang isang pangitain na nanandoon si Josue
na siyang pinakapangulong saserdote. Ang sabi po dito sa Zacarias, ikatatlong kabanata sa unang talata, at ipinakita niya sa akin si Josue na pangulong saserdote na nakatayo sa harap ng anghel ng Panginoon. At si Satanas na nakatayo sa kanyang kanan upang maging kanyang kaaway. Ganito nga rin ang sitwasyon ng mga mananampalataya kapag sila po ay inaakusahan ng kaaway, na parang ito rin yung sitwasyon ni Josue na pangulong saserdote, lingkod ng Panginoon. At siya po ay gumagawa ng mga bagay patungkol sa Diyos. At bilang tao, siya po ay mayroong mga kasalanan, mga pagkakamali, mga kahinaan. At nakatayo doon sa bandang kanan niya si Satanas upang siya po ay magsilbing pinakakaaway ni Josue sa harapan ng Diyos. Ganito rin ang sitwasyon, sabi ko nga, ng mga mananampalataya. Tayo ay inaakusahan, sinasabi sa atin ng kaaway sa harapan ng Diyos na tayo ay hindi katanggap-tanggap sa Diyos dahil sa ating mga nakaraan na mga pagkakamali. Tayo ay hindi kalugod-lugod sa ating Panginoon. Hindi tayo karapat-dapat na maglingkod sa ating Panginoon. At wala nang lunas pa ang ating mga pagkakamali sa harapan ng Diyos. Dito po sa Zacarias, ikatatlong kabanata sa talatang 2, sinabi po ng Panginoon kay Satanas, sawayin ka nawa ng Panginoon, o Satanas. Oo, ang Panginoon na pumili ng Jerusalem ay sumaway nawa sa iyo. Di baga ito'y isang dupong na naagaw sa apoy? Si Josue nga ay nabibihisan ng maruming kasuotan at nakatayo sa harap ng anghel. Sa ika-4 po na talata, at siya'y sumagot at nagsalita sa mga iyon na nakatayo sa harapan niya, na nagsabi, hubarin ninyo ang mga maruming suot sa kanya. At sa kanya'y kanyang sinabi, narito, aking tinaram ang iyong kasamaan at aking susuutan ka ng mainam na kasuotan. At ganito rin nga po ang paghahalintulad ng buhay ng isang mananampalataya sa harapan ng Diyos na inaakusahan ng kaaway. Kung tayo po ay nakagawa ng pagkakamali, kung may kahinaan sa ating buhay, mga kapatid, ay ang sabi po ng salita ng ating Panginoon, kung atin pong ipagtatapat ang atin pong mga kasalanan sa harapan po ng Diyos, ang Diyos po ay matapat naman at tunay na siya po, mga kapatid, ay magpapatawad sa atin pong mga kasalanan. At ang dugo ng atin pong Panginoong Jesus ang siyang maglilinis sa lahat po ng ating mga kalikuan. At ganito nga po ang nangyari po kay Josue. Ang kanyang maruming kasuotan ay inalis habang si Satanas po ay nagsisilbing kaaway sa kanyang kanan, siya po ay inaakusahan at tunay na sinuutan ngayon siya ng mainam na kasuotan. Inalis po ang kanyang maruming kasuotan at tunay na pinaram ang kanyang kasamaan at sinuutan po siya ng mainam na kasuotan sa harapan ng ating Panginoon. Tinaglay po niya ang kalinisan, ang katuwiran ng ating pong Panginoon. Kaya ang mga mananampalataya, mga kapatid, ay makatatayo sa araw ng pag-aakusa ng kaaway at hindi natin kinakailangang pakinggan ang kanyang mga ang kanyang pamimintas, ang kanya pong pag-aakusa, ang kanya pong mga paghatol laban sa atin, kahit na tayo po, mga kapatid, ay makatanggap ng mga kaisipang hindi na tayo karapat-dapat sa harapan ng Diyos, wala na tayong pag-asa. Ang ating pong mga kasalanan ay hindi na kailan pa mapapawi. Ito ay paulit-ulit na lamang at hindi tayo katanggap-tanggap, kalugod-lugod, kanais-nais sa harapan ng ating Panginoon. At hindi na po tayo kinakailangang maglingkod. Hindi po natin
kinakailangang pakinggan ang lahat ng yan sapagkat tayo ay ginawang matuwid ng ating Panginoon sa pamamagitan ng katuwiran ni Kristo Jesus. Si Jesus, ang atin pong Panginoon, sa pamamagitan po ng kanyang banal na dugo, ang ating pinakabaluti ng katuwiran sa harapan ng Diyos. At makikita po natin, mga kapatid, dito po sa aklat po ng pahayag, sa aklat po ng Apokalipsis, ay maliwanag po na sinabi rito sa Apokalipsis, dito po sa kabanatang 12, dito po sa talatang 10, ang sabi po rito, at narinig ko ang isang malakas na tinig sa langit na nagsasabi, ngayon dumating ang kaligtasan, at ang kapangyarihan, at ang kaharian ng ating Diyos, at ang kapamahalaan ng kanyang Kristo, sapagkat inihagis na ang tagapagsumbong sa ating mga kapatid na siyang sa kanila'y nagsusumbong sa harapan ng ating Diyos araw at gabi. Ito po ang description ng kaaway dito po sa aklat po ng Apokalipsis. Siya raw po yung tagapagsumbong o tagapag-akusa ng mga kapatiran kay Kristo. At ang kanyang ginagawa, siya po ay nag-aakusa o nagsusumbong sa harapan ng ating Diyos araw at gabi. Ngunit ang sabi po ng talatang 11, at siya'y kanilang dinaig. Dinaig po siya ng mga mananampalataya sa pamamagitan po ng ano? Dahil sa dugo ng kordero at dahil sa salita ng kanilang patotoo. Mga kapatid, ang ating pong pandaig laban sa lahat ng sumbong at akusasyon at mga negatibong mga bintang ng kaaway laban po sa ating lahat ay walang iba kung hindi ang dugo ng kordero. Ang dugo ng ating Panginoong Jesus, ito ang ating pinakabaluti ng katuwiran sa harapan ng Diyos. Kaya nga po, mga kapatid, sa araw po ng pag-atake ng kaaway, ay ingatan po natin ang atin pong mga puso. Ingatan po natin na hindi po natin papapasukin ang anumang kaisipan na makapagpapabagsak sa atin, makapangpapalupaypay sa atin dahil sa mga akusasyon ng kaaway. At kasama po nito, mga kapatid, ay dapat din nating bantayan ang ating mga sarili. Kung tayo po ay hindi na maakusahan ng kaaway sa harapan ng Diyos dahil po sa ating mga kasalanan, ay ingatan din po natin ang ating mga sarili na huwag din tayong mag-aakusa laban sa sino mang tao o sa sino mang ating mga kapatira na nagkasala sa harapan ng Diyos. Sapagkat sila man din ay tinubos ng banal at mahalagang dugo ng ating Panginoong Jesus na siyang kordero ng Diyos. Dito po natin dapat ingatan ang ating mga sarili. Meron pong dalawang bagay tayong dapat ingatan. Ingatan po natin ang ating mga puso at ingatan din po natin, mga kapatid, na huwag tayong mag-aakusa ng iba. Ang dapat po natin gawin, mga kapatid, ay magpatawad. Patawarin po natin ang mga nagkasala laban sa atin. Patawarin po natin ang mga kapatid na mga nagkasala laban sa Diyos o mga kapatiran na nagkasala laban sa atin, mga kapatid. Ang sabi nga po ng salita ng ating Panginoon ay maging ang ating mga kaaway ay dapat natin pong mahalin. Ito mismo ang ating ihaharap na pinakakatuwiran ng Diyos laban sa mga pag-atake ng kaaway. Hindi man niya ipakita sa atin ang ating mga kahinaan, ay maaring sumalakay ang kaaway sa mga mananampalataya at ipakita naman sa kanila ang kahinaan ng iba. Ipinapakita naman sa kanila ang mga pagkakamali ng iba.
pinapakita naman sa mga mananampalataya yung mga nagawang mga kasalanan ng kanilang mga kapatiran. Mga kapatid, wala po tayong karapatan upang akusahan ang ibang ang ating pong mga kapatid, sapagkat sila din, ang sabi nga po kanina, ay tinubos ng dugo ni Kristo. Ang dapat po nating ilakad sa buhay na ito ay tunay na labanan natin ang kaaway sa pamamagitan ng katuwiran ni Kristo. Ipanalangin po natin ang mga kapatiran po natin na nagkasala. At higit pa po doon, mga kapatid, ay dapat pong atin pong mapanumbalik ang mga kapatiran po natin na sila po ay nadapa sa kasalanan. Sabi po ng Galacia, ika-6 na kabanata sa unang talata, mga kapatid, kung ang sino man ay masumpungan sa anumang pagsuway, kayong mga sa Espiritu ay inyong papanumbalikin ang gayon sa Espiritu ng kahinhinan na iyong pagwariin ang iyong sarili, baka ikaw naman ay matukso. So, makikita po natin dito, mga kapatid, na hindi, ingatan po natin na tayo naman ang maging instrumento ng kaaway upang katulad ng iba. Ang sabi ng ating pong Panginoon, mga kapatid, sa aklat po ng Galacia, ika-6 na kabanata, imbis na tayo ay humatol, imbis na tayo ay tunay na panlupaypayin ang mga kapatid dahil sa kanila pong nagawang mga pagkakamali, ang sabi po ng salita ng Diyos ay papanumbalikin daw po natin sila sa Espiritu ng kahinhinan. At sa pamamagitan po ng ganito pong lakad ng buhay, sa pamamagitan po ng ganitong pagtrato sa mga kapatiran nating nahulog sa kasalanan, na meron pong mga kahinaan, ay nilalabanan po natin ang kaaway. Tayo po ay nakatatayo ng matibay, mga kapatid, sa araw ng pagsalakay ng kaaway. Ang nakikipaglaban po dito ay hindi lamang ang individual na Kristiyano. Ang nakikipaglaban po dito ay ang buong katawan ni Kristo. Kaya po sa ating pong pagdulog sa ating Panginoon, mga kapatid, ay hindi lamang po ang ating mga sarili ang dapat po nating isipin. Hindi lamang po ang kapatawaran ng ating mga kasalanan ang dapat po nating isipin sa harapan ng Diyos. Tama po na humingi tayo ng habag at biyaya patungkol sa ating mga kahinaan at pasalamatan ng Diyos patungkol sa kanyang katuwiran, na tayo po hindi maaring akusahan ng kaaway sa kanyang harapan. Hindi lamang po ito ang bagay na dapat po natin iluhod sa harapan ng Panginoon. Iluhod din natin sa harapan ng Panginoon ang buong katawan ni Kristo. Ang ating pong mga kapatiran na nilalagay ng Panginoon sa ating mga puso, na nakikita po natin, mga kapatid, na lumalakad, na hiwalay sa Panginoon, na nanlalamig sa atin pong Panginoon, na kagagawa po ng mga bagay na hindi kalugod-lugod sa Panginoon, dadalhin po natin ito sa panalangin, hindi upang sila ay akusahan sa harapan ng Diyos, kundi upang sila, mga kapatid, ay idulog, ipanalangin, upang sila ay mapanumbalik sa Espiritu ng kahinhinan. Sa araw po ng labanan, lalo pa't ang ipinupukod at binabato ng kaaway ay mga akusasyon, ang kailangan po nating iharap ay ang banuti ng katuwiran, na walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus, na siya pong kordero ng Diyos, na sa pamamagitan ng kanyang banal na dugo at mahalagang dugo ay dadaigin po natin ang kaaway. Maraming salamat po at pagpalain po kayo ng ating pong Panginoon. Amen. Hallelujah. Napakagandang mensahe at leksyon para sa atin sa gabing ito. At just on time para sa mga pinanghihinaan,
at nang lalamig sa ating Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord po. Salamat, Pastor Noel. God bless po, Pastor Marina. At pagpalain pa po lalo ang Glory Tabernacle, ang prayer line ng atin pong Panginoon. God bless you po. God bless you, Pastor Noel. At tayo po ay dadako na sa ating mga prayer requests sa gabing ito. At muli, ito po ang Glory Tabernacle Healing and Deliverance Prayer Line. Kasama natin ang Consuming Fire Radio Ministry. Tayo po ay broadcasted globally sa gabing ito. At kung sino man po ang nasa linya, ito po ang pagkakataong ibigay ninyo ang inyong mga praise report, prayer request upang ito ay ating itaas sa ating Panginoon. Sino po ang nasa prayer line? Brother Rico. Oh, Brother Rico, kumusta ka na? Po. Ano po ang prayer request or praise report sa gabing ito? Last Tuesday, ang prayer request ko yung aking shoulder na masakit. Okay. The Lord, magaling na. Amen. Gumaling na. Magaling na po. Praise the Lord. Prayer, praise report yan. Hallelujah. Meron ka pang ibang prayer request? Matutupan ang gusto about maging Kristiyano. Hallelujah. Amen. Sino pa po ang nasa linya na may mga prayer requests? Sister Luz, may prayer request ka? Yes, Sister Marina. My two friends, Amy, na makahanap ng trabaho, at saka si Lucy, Sister Lucy, yung left part ng chan daw niya, masakit pa rin. And then Sister Esther, yung kanyang diabetes at saka hypertension. At sa akin, yung namang leeg ko on my left neck, masakit pa din. Amen. Hallelujah. Salamat, Sister Luz. At tinatawagan ko si Sister Lila upang itaas ang mga prayer requests ni Brother Rico and Sister Luz. Amen. Salamat po, Panginoon. Sa gabi ito, salamat po sa inyong magandang balita na aming ikaliligtas, Panginoon, at ikalulusog na aming mga kaluluwa. At sa gabing ito ay tinataas po namin, Panginoon, ang lahat po ng mga kahilingan. Unang-una po, Panginoon, ay kami po sana ay pakalinisin ninyo sa gabing ito sa aming mga pagkukulang. At papagyamanin niyo po ang aming puso at kaisipan magkaroon po kami sana ng masiglang pananampalataya tulad ng inyong magandang balita na magkaroon po kami at gamitin ang baluti ng katwiran. Salamat po. At just ang mapanalangin po namin na sana po ay lubusan ninyong alisin ang mga pananakit ng balikat ni Pastor Rico. Hipuin mo po ang kanyang mga kalamnan at kayong din po naman, Panginoon, pasiglahin ang lahat ng mga parte ng katawan upang sa ganun ay lalo po siyang mag-umapaw at mag-apoy ng pagsisilbi sa inyo, Panginoon. Tinataas din po namin sa gabi ito ang mga kahilingan po ni Sister Amy, Panginoon. Siya po ay
nangangailangan din ng trabaho. Kasama po, Panginoon, ang iba naming kapatiran na si Brother Tom at Sister Joel. At gayon din po ako. Salamat po, Panginoon, sa lahat ng mga pagkakataon na pinagkakaloob nyo na may mga tumatawag na mga, at mga nagbubukas ng pintuan ng mga trabaho. Nawa po ay makatagpo ang mga kapatiran na ito ng isang matatag na trabaho na magsisilbing kapitan, Panginoon, upang maipagpatuloy nila ang kanilang mga pagtusto sa kanilang mga mahal sa buhay, at higit sa lahat ay makatulong din po sa lahat ng mga nangangailangan. Tinataas din po namin ang kahilingan po ni Sister Lucy. Siya po ay mayroon din pong pananakit ng kanyang kaliwang pananakit po ng kanyang tiyan. Panginoon, ano man po ang virus na kumapit sa kanyang tiyan, Panginoon, ay lubusan niyo po sanang alisin at pagalingin sa pangalan po ng inyong anak na si Jesus. At gawin niyo pong masigla, Panginoon, muli ang kanyang pangangatawan, ang kanyang appetite sa pagkain, Panginoon, at higit sa lahat ay makapag-trabaho po siya ng maayos. Si Sister Luz naman po, Panginoon, ay mayroon po po siyang iniinda na pananakit ng kanyang liig. Hipuin mo po, Panginoon, ang parte ng liig niya ito na sumasakit, Panginoon. Papagbaguhin niyo po ang kasiglahan ng kanyang mga kalamnan, Panginoon. Higit po sa lahat ay manatili po sana ang malakas na pagdaloy ng dugo sa kanyang mga ugat upang mawala po ang pananakit ng kanyang liig at magpanibagong lakas ang lahat ng mga ugat sa kanyang liig. Tinataas din po namin ang kahilingan sa inyo ng kapatid na si Sister Esther at ang kanya pong diabetes at ang kanyang hypertension, Panginoon. Kayo lang po ang nakakatulos at makakapagtulong sa kanya upang makontrol ang pagtaas at pagbaba ng kanyang sugar level at ganun din po naman ang pressure ng kanyang dugo, Panginoon. Tulungan niyo po siyang maging matibay sa pagpili ng mga kakainin niya, Panginoon, at huwag siyang madala na anumang tukso upang sa gayon ay manatiling malusog ang kanyang katawan at walang anumang pagkain na makapagbibigay ng masamang pakiramdam. Panginoon, sa gabing ito, pagpalain niyo po si Lola Perfecta sa kanyang magandang pangatawan sa kabila ng kanyang edad ay aming ipinagpapasalamat po sa inyo ang kanyang kalusugan at ang kanyang magandang pakiramdam sa panahon na ito. Ang taglamig na ito, Panginoon, ay muli po sana ninyo silang protektahan. Ganyan din po si Pastor Marina, Bishop Mel. Salamat po sa patuloy na paglakas ng kanyang katawan at sa patuloy na paggaling. Tinataas po namin sa inyo si Evangelist Mike, Panginoon, sapagkat nagpapasalamat po kami sa pagbabalik na total ng kanyang kalusugan, Panginoon, ang kasiglahan ng kanyang katawan. At salamat po sa paglilingkod na pagkakataon na pinagkaloob niyo sa kanya sa pamamagitan ng radio consuming fire na ito ay kami rin po at ang prayer line na ito ay nabibiyayaan niyo po na magkaroon ng pagkakataon na makapaglingkod sa inyo, Panginoon. Salamat po sa gabi ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan po ng inyong anak na si Jesus, aming Panginoon at tagapaglitas. Amen. Amen. Salamat, Sister Lila. Sino pa po ang gustong manalangin?
Sister Lila, may prayer request ikaw? Pastor Marina, meron pong pinutulan ng ulo na Amerikano na isang aid worker. Nalimutan ko ang pangalan, Kerry Gu ba yun? Sana po pagkalooban sila ng Panginoon ng kapayapaan ng kalooban sa ginanas ng ito ng kanilang anak. At isa pa pong nawawala, yung pong Miss Honduras. Dadalo po sana ito sa Miss World Contest ata yan. Nawawala ho nung Webis ng gabi na nawala siya at di na makita kasama ang kapatid. Ang pangalan po ay Maria Jose Alvarado at yung kapatid ho, Sophia Trinidad. Sana po ay ligtas sila at makabalik na muli sa kanilang pamilya. Ano mga taga Honduras? Oho, Miss Honduras, nawawala ho siya. Dumalo lang daw po ng birthday party nung Webis ng gabi kasama ang kapatid. Hindi na po nakauwi ng bahay. Okay, tataas natin yan. At go ahead, Sister Claire, pwede mong itaas. Okay. Heavenly Father, we thank you, Lord, for tonight. Lord, we thank you for this Tagalog prayer line, Lord God. And Lord, we thank you for Pastor Noel who shared the message tonight. Lord, we pray, Lord God, for Sister Lila's prayer request about the American aid worker who was beheaded, Lord God. Lord, we pray, Lord God, that, Lord, you would continue, Lord God, to lift up those who are being persecuted in other nations, Lord God, for their faith. Lord God, help them, Lord God. And Lord, we pray, Lord God, that the gospel would go forth, comfort for the family, and Lord, strengthen those who are still undergoing persecution, Lord God, that, Lord, they would not lose hope, Lord God, but be strong in their faith, Lord. Lord, we also lift up the missing sisters, Maria and her sister from Honduras, Lord God. Lord, we pray, Lord God, for you to guide them and protect them. Lord, keep them safe, Lord, wherever they are, Lord God. Lord, we ask you, Lord God, to protect them, Lord. And Lord, we pray that, Lord, they would be found, Lord God, that, Lord, nothing would be harmful to them, Lord God, that, Lord, your angels would surround them, Lord God, and, Lord, you would intervene on their behalf, Lord God. Lord, we also want to lift up, Lord, this prayer line, Lord God. Thank you, Lord, for the opportunity that you give us to pray for your people, Lord God. And Lord, we want to lift up the Filipino people, Lord God, who still don't know you yet as their Lord and Savior, that they may come to salvation, Lord God. Our friends, our families, our co-workers, our neighbors, Lord, we lift them up to you. Lord, that they would come to know you personally, Lord God. Lord, we also lift up, Lord God, all of the Filipino churches, pastors, church workers, Lord God, that, Lord, you would continue to use them mightily, Lord God, that, Lord, the gospel would go forth, Lord, as your people, Lord God, serve you, Lord God, and spread the good news, Lord God. Lord, we pray that you would give them wisdom, understanding, discernment. Fill them with the power of your Holy Spirit, Lord God, that they may proclaim your word, Lord, to all that they come in contact with, Lord God, who still don't know you yet, Lord God. Lord, we want to lift up our nation,
of the Philippines, Lord God. We lift up, Lord, the Filipino nation, Lord God, that, Lord, you would, as we, Lord God, lift up the Philippines, Lord God, Lord, we pray that you would heal our land, Lord God, that, Lord, you would take away poverty, corruption, anything unlike you in our nation, Lord God. And, Lord, we pray that you would save our nation, Lord God, from the top, Lord God, the leadership to even the lowest person, Lord God. Lord, we pray that you would save great and small, Lord God, young and old, Lord God, men, women, and children, Lord God, that, Lord, you would save our nation, the Philippines, Lord. And, Lord, tonight we thank you, Lord God, for your gospel that goes forth tonight. And we pray, Lord God, that as the Filipino people hear your word, Lord God, that it would touch their hearts, Lord God. And, Lord, you would reveal yourself to them, Lord God. Lord, we pray that your name would be glorified and honored tonight. In Jesus' name we pray. Amen. And, Lord, we also want to lift up the other prayer requests for healing. For Sister Rosemary, for her tooth pain. For Stephanie, stomach virus. For Alex, for good health. Anu, for good results in her health and complete healing. Lord, we pray that in each of these situations that need your healing power, Lord God, that, Lord, you would touch each one, Lord God, and bring complete healing and restoration to each one of them, Lord God. We also pray for Rita and Juliet, Lord God. Rita, for her diabetes, and Juliet, Lord God, for salvation of her complete household, as well as Sister Samantha, Lord God, that, Lord, you would save everyone in their family, Lord. And, Lord, we also want to lift up those who need jobs, Brother Tom, Sister Joe, Sister Lila. Lord, we lift them up. And Sister Amy, Lord God, we lift them up to you that you would open the door for them to receive employment, Lord God. Give them favor with their employer, Lord. And Lord, we ask all this in your name, Jesus. Amen. Amen. Thank you, Claire. You're welcome. May I call on Brother Tom? Yes. Hi, Brother Tom. Can you please pray for encouragement for the body, especially those who are going through tough time and they're in the midst of all this, what's going on around us, and that their faith will be strong and that God will have favor upon their life and strengthen them, and for those who are not saved, save them, especially our relatives, especially the Philippines. Hallelujah. Thank you, Lord. Yes. Thank you, Jesus. Father God, we thank you tonight. We praise you, Father. We thank you, Lord God, for your faithfulness, Lord. Thank you for Sister Claire's prayers tonight. Lord, thank you for using her in a powerful way. And each and every one on the prayer line, for those who are vocal in their prayers, for those silent listeners also, we thank you for them, Lord. We thank you, Father, that you would just encourage each and every one on the prayer line, encourage your people in the body of Christ in this nation, Lord, who are going through so many trials and tribulations, Father, and that they might feel that at this time their prayers like the heavens like brass, that their prayers are bouncing off the ceiling or bouncing off the walls. They're not getting anywhere with their prayers. But, Lord, give them strength and encourage them in a powerful way, Lord, that even if they have the faith of the mustard seed, they can tell that mountain to be cast into the sea, and it will obey. Hallelujah. And we thank you, Lord.
Even in our times of trials and tribulations, you are still faithful, Father. You are still carrying us through, Father. You are still bringing us through victoriously. We're more than conquerors tonight. We are victorious tonight. We thank you, Lord. Touch and save every unsaved member of those on the prayer line who, Lord, have family members in the Philippines, Lord God. We pray for the salvation of the unsaved loved ones. And, Lord, we pray for great outpouring of your Holy Spirit, mighty revival in the Philippines. Every city, every town, every village, every province of the Philippines, pour out your Spirit that many souls would be saved, dear God. Oh, come, Holy Spirit, we need you. Revive us tonight. Touch us, Lord God, with your Holy Spirit. Come, Holy Spirit, we welcome you on this prayer line, and you get all the glory, the praise, and the honor, Lord. Oh, God, move mightily, move powerfully. Oh, we love you, Jesus. We bless you, we praise you, we worship you, Lord. Oh, God, let this prayer that everybody prays tonight be like incense in your nostrils. Let it be like a sweet-smelling savor in your nostrils, Father. Oh, God, revive us tonight. Fill us with your fire tonight from the top of our heads to the bottom soles of our feet. And oh God, by your stripes we are healed. For those who are sick and afflicted on the prayer line, and those who are sick in the body of Christ, by your stripes they are healed tonight in the name of Jesus. We thank you, Lord. Oh, thank you, Father, for opening doors. Oh God, part the Red Sea for your people, Lord God, that we'd be able to walk on dry ground, Father God, that we would see the fruits of our prayers, Lord God, that we would see the reality of these prayers come to pass in your time, Lord God. For we know that one day is like 1,000 years, and 1,000 years like one day. But we know your time is always perfect. You're never too late. You're never too soon. You're always on time. We thank you, Lord, for coming on time for your people, Lord God. Encourage us and strengthen us tonight, Lord. We are more than conquerors in you, Lord God. We are victorious tonight. Help us never to give up, Lord God, even though these days are a time of many people are going to go back, Father, but going to fall away. But, Lord God, help us to keep on the straight and narrow. Help us to keep pressing on, not to look at the problems or what's happening around the world, but help us to focus on you, Jesus, not to trust in man, not to trust in our jobs, but to put all our trust in you, Lord. Help us to love you with all our heart, soul, mind, and strength. Oh, God, strengthen us. Even if we have 1 ounce of strength, Father, we're going to make it. We are more than conquerors tonight. We are victorious tonight. Hallelujah. We're going to make it. Hallelujah. Oh, thank you, Father. Oh, God, you promised in your word you never leave us nor forsake us, dear God. We thank you, Lord, for supplying and providing every need of your people, every spoken request, every unspoken request. We thank you, Lord God, for giving us all Holy Ghost breakthrough in the name of Jesus. We thank you, Father. We love you, Lord. We bless your holy name. We praise you, Father. Glory to God. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Lord, for your faithfulness, Lord. Thank you for the consuming fire prayer line, Father. Thank you for Pastor Mel, Sister Morena, Claire, Melissa, and Melanie, for the Malto family. Cover them with your blood. Cover them with your Holy Spirit. Touch and strengthen them, bless them, and supply their every need, Lord. Use them in a powerful way. Continually open new doors for them. Open the gates of heaven. Pour out your blessings upon them that they'll never have enough room to contain your blessings, Father, and upon each and every one on the prayer line. And save all their unsaved loved ones in the Philippines also, Lord. Every unsaved relative, that they'll be saved, Father. We thank you, Lord. We love you. We bless you tonight. We worship you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Father. Thank you for breakthrough and victory tonight. Thank you for the testimonies that will be pouring in to this prayer line in the coming days, Father, of your faithfulness and answers to all the prayers, Father. We thank you and we bless you tonight. In Jesus' holy name, amen. Amen. Thank you, Brother Tom. Oh, thank you. Thank you, Brother Tom. I feel it out. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. I was very never give up. On, I love hello? You. May I call on Sister Lila? Pastor Marina? May kanta kang about the goodness and faithfulness of the Lord? Mm. Or maski ano na lang ang alam mo? English na lang ho sana. Wala ho eh. Yung gate is thy faithfulness? Oo. Pwede ho ba yun?
Oo. Sandali lang ho, anapin ko. Oo, hindi ko kabisa kasi great is thy faithfulness. Okay, dito na. Great is thy faithfulness. Okay. Salamat po sa Panginoon sa inyong katapatang loob. Salamat po sa inyo, Panginoon, sa lahat ng inyong pagmamahal at katapatan sa amin. Great is thy faithfulness, O God, my Father. There is no shadow of turning with thee. Thou changest not, thy compassions, they fail not. As thou hast been, thou forever will be. Great is thy faithfulness, great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, thy hand hath provided. Great is thy faithfulness, Lord, unto me. Summer and winter and springtime and harvest, sun, moon, and stars in their courses above, join with all nature in manifold witness to thy good faithfulness, mercy and love. Great is thy faithfulness, great is thy faithfulness. Morning by morning, new mercies I see. All I have needed, thy hand hath provided. Great is thy faithfulness, great is thy faithfulness, Lord, unto me. Thank you, dear God. Hallelujah. Amen. Salamat, Ama. That was very nice. Praise the God Lord. Bless everyone. Well, Claire, you said you had some prayers. Yeah. I have a prayer request for Evangelist Mike, who went to the cardiologist, and he's asking for a good report from the doctor, and Sister Ellen for God's will. Heavenly Father, we thank you, Lord, for tonight. Lord, we lift up to you Evangelist Mike, who went to his doctor today, that, Lord, as the results come in, Lord God, we pray that you would give him a good report from his doctor, Lord. And, Lord, we lift him up to you, that you would bring complete healing and restoration to his body, Lord God. Lord, we also lift up Sister Ellen, Lord God, for your will in her life, Lord God. Lord, we pray that you would intervene on her behalf, Lord God. And Lord, whatever she's facing, Lord God, the situations that you know she's going through, Lord God, we pray, Lord God, that, Lord, you would give her victory, Lord God, that you would help her through whatever she has to go through, Lord God. Lord, we ask you to intervene on her behalf. And Lord, let your name be glorified and honored. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Amen.
Sino pa ang may mga praise report? Or prayer request? At meron tayong maliit na announcement. Sa Sabado, tayo po ay magse-celebrate ng Thanksgiving. So, bring your friends and we will have a Thanksgiving celebration in Caldwell. At tayo po ay patuloy na magse-celebrate sa araw na yon. Hallelujah. Tatawagin ko na po si Pastor Mel sa ating prayers for healing and deliverance and for closing remarks. Okay? God bless. Hallelujah. Sabi nga ni Pastor Marina, sa Sabado tayo magdidiwang ng pasasalamat sa ating Diyos dahil ito nga ang itinakda na Thanksgiving Day. Ngunit sa atin, tayo ay magpapasalamat sa araw na ito. Sa aklat ng awit, 103, awit o Psalm 103, sabi dito sa Psalm 103, purihin mo ang Panginoon o kaluluwa ko at lahat na nangasa loob ko ay magsisipuri sa kanyang banal na pangalan. Purihin mo ang Panginoon o kaluluwa ko at huwag mong kalimutan ang lahat niyang mabubuting gawa. Ito nga ay ang pagdiriwang natin sa Sabado ay ang mabubuting gawa ng ating Panginoong Hesus na hindi nga natin mabilang ang mga pagpapala ng Diyos sa atin. Tayo ay buhay, tayo ay humihinga, tayo ay lumalakad, tayo ay nakakakita ng ating mga mata, nakakadinig. Ito ay dapat mga pagpapala ng Diyos na dapat nating pasalamatan. Kaya sa Sabado ay tayo ay magdidiwang ng maliit na pagpapala sa Diyos dahil ang pagpapala niya ay lubos-lubos sa atin. May mga panahong hindi natin nakikilala ang mga pagpapala ng Diyos hanggang tayo ay magkaroon ng sakit, magkaroon ng sakuna o kahirapan sa buhay. Sa gayon, doon lang tayo nagkakaroon ng panahon upang pasalamatan siya. Ngunit ganyan ang dapat na maranasan natin sa ating buhay na kahit na tayo ay hindi nagkakaroon ng ang kahirapan o pagbigati sa buhay, pasasalamatan natin ang ating Panginoon sa araw-araw. Tayo ay nagpapasalamat sa Kanya sapagkat tayo ay buhay. Tayo ay may mga malusog na pangangatawan kahit ang iba sa atin ay papilay-pilay o kaya may sakit sa likod. Ngunit tayo ay buhay, tayo ay nagsasamba, tayo ay nagpupuri sa ating Panginoon. Kaya nga huwag magpasalamat, tayo lamang na hindi madalas. Tayo ay magpasalamat lamang madalas. Kahit na tayo ay may sakit, ipagpasalamat natin ang ating malusog at malakas na pangangatawan na pinagkaloob ng Diyos sa atin. Ngunit napakababaw naman kung magpapasalamat lang tayo kung tayo ay binibigyan ng pagpapala. Samantalang ang iba ay hindi pinagpapala, sila ay nagpapasalamat pa rin. Ngunit tayo ay dapat yan ang ating iyan ang ating hangad sa araw-araw na tayo ay magpasalamat sa Kanya. Kaya nga ngayong gabi sa ating pagtatapos ay
Nagpapasalamat tayo at binibilang natin. Bilangin natin ang lahat ng pagpapala ng Diyos sa atin. Tayo ay buhay. Tayo ay naglilingkod. Tayo ay nagsasamba sa Kanya sa pangalan ni Jesus. Ito po ay sa aklat ng awit. Tunghayan nyo sa aklat ng awit, 103 o Psalm 103 verse 1 to 3. Aming Ama, sa pangalan ni Jesus at sa kapangyarihan ng mahal na Espiritu, salamat sa iyong pagmamahal at sa iyong kabutihan na minsang pangmuli ay pinagkalooban mo ang iyong mga anak. Kami po ay iyong mga anak. Pinili mo po kami upang ikaw ay itanghal sa aming buhay, na binigyan mo kami sa gabing ito ng pagkakataon upang magkatipon-tipon na muli sa iyong harapan at mabigyan ka namin ng papuri. Mabigyan ka namin ng pagsamba, panalangin at pagpapahayag ng iyong banal na salita sa pamamagitan ng iyong lingkod na si Pastor Noel. Salamat, Panginoon, sa iyong pagsinta at pag-ibig. Sa sanlibutan ay binigay mo ang iyong bugtong na anak upang ang sinuman sa kanyang sumampalataya ng buong lubusan ay hindi mapapahamak, kundi magkakaroon ng buhay, buhay na walang hanggan. Kaya, Panginoon, sa gabing ito, salamat na ikaw ay namagitan sa bawat isa sa amin na nasa harap mo sa gabing ito dito sa Prayer Line Live. Ikaw ay nasugatan dahil sa aming mga kasalanan, Panginoon. Ito ay hindi namin makakalimutan, Panginoon. Ikaw ay binugbog dahil sa aming mga kasamaan, Panginoon. Kami po ay gaya ng mga tupang ligaw na minahal mo pa rin at pinasan mo ang aming kasamaan. Kung ano po ang pagkasagip mo sa bawat isa sa amin na narito sa harap mo sa prayer line na ito, dalangin namin na gagawin mo rin po sa lahat ng walang ilaw sa kanilang buhay, lalong-lalo na po ang aming bansang Pilipinas at ang bansang ito na nandito kami sa Amerika at lahat ng aming mga kababayan, sampu ng aming mga mahal sa buhay, at mga kamag-anakan, Panginoon, dito sa Amerika at sa Pilipinas, Panginoon. Panginoon, ngayong gabi, patuloy na tinataas namin ang mga may sakit sa kanilang mga pangangatawan, ang mga may karamdaman sa kanilang pag-iisip at sa kanilang pangangatawan. Patuloy na hipuin mo, Panginoon, ang bawat isa sa kanila ngayong gabi, Panginoon, na matutunghayan namin ay ikaw nga ang Diyos na nagpapagaling sa amin dahil ikaw lamang ang aming kagalingan, Panginoon. Panginoon, hayaan mo, Panginoon, na ang banal na salita na narinig namin sa gabing ito ay magsilbing tinapay ng buhay, Panginoon. Magbigay ng lakas at magsilbing ilaw. Magtataguyod at magtutuwid sa aming mga pisikal at spiritual na pamumuhay, Panginoon. At maging saksi ang bawat isa sa amin ng iyong sariwang pag-ibig na maghahatid sa amin sa buhay na walang hanggan sa piling mo. Buong puso at kaluluwa naming ibinibigay sa iyo ang lahat ng pagpupuri, lahat ng karangalan, lahat ng pagsamba, lahat ng pasasalamat, Panginoon, sa gabing ito na iyong itinakda. Sa pangalan ni Jesus na nagbigay ng kanyang buhay, nag-alay ng kanyang dugo at nabuhay na muli sa pamamagitan ng mahal na Espiritu at kapangyarihan ng ating Ama. Salamat, Panginoon, sa gabing ito na pinagkalooban mo muli kami na magkaroon kami ng mahusay na pamumuhay sa pamamagitan ng iyong mga banal na salita na ipinahayag ngayong gabi ng iyong mahal na lingkod na si Pastor Noel. Lahat ng pagpupuri, lahat ng pagsamba ay binibigay namin sa iyo sa gabing ito. Salamat, Panginoon. Hallelujah. Amen. Amen. Tayo po ay magpuri sa ating Panginoon.